na Leo! Pati si na Leo, nag-iba na rin! Oo! Nilista na yung ano eh! Ako, Reptar, ililista ko na! 2021! Tapos yung binabanggit mong huwag na bumili ng Joe, pinili pa ng Dennis! Pinili pa nila yung Joe! Ayoko na ko, Reptar! I don't like it for tennis, pero yun lang. Okay. I'm hoping for the best for Japan right now. Mm. Pero ang nais ko sabihin dito, nakuha kasi ng Bren ang fave picks nila. Sobrang okay. Favorable to para sa Bren, para sa akin. For me though, the counter for tennis gaming for us is a good thing na na-pick up sila ng dalawang execute. Oh. They won't be, hindi sila makakuha ng maraming burst damage pero makakatulong yan sa pag-finish off sa mga miyembro ng Bren Esports. And alam naman natin na mga mages and most of the lineup of Bren Esports hindi naman masyado makunat. So, damage mo lang konti, maybe for a few seconds execute, makukuha mo na. Carl Tizzy already able to secure that purple buff there. And ang Bren Esports, yung no-tank lineup nila, dalawang pull yourself together ang kinuha nila. Para sa Matilda, para sa Kaja. So, mabilis yung access nila first sa kanilang spells. The flicker for the Kaja, makaka-pick off siya, makaka-initiate siya, makakahatak siya na palayo. And then, of course, yung Matilda with the Purify. Pero, yung access mo dun sa ultimates nung dalawa na yon ang makakatulong sa pagbomba ng mga skills, yeah, sa mga pick offs ng magic damage, yeah, dun sa mga miyembro ng 10S Gaming Force. Parang ito ba yung mga mages na nagiging pseudo-tank? Mga tank mages, sobrang hybrid. Mm-hmm. Itong ginagawa nila at mukhang ito na nga yung setup. And there you go, like what you've said, Rip. Dito papasok yung tempo. Kaja, Lancelot, ang bilis nyong makakuha ng burst dito. Tapos meron pa kayong support, mm-hmm, ng isang Matilda. Paano ngayon gagala si Papa? Paano ngayon gagala si Peko? Nasa kanila yung execute ngayon pero wala silang napapatay kaagad at level 1. Mm-hmm. It's gonna be a decision para sa 10S Gaming Frost. Sino bang mas tutulungan natin? Tutulungan ba natin yung Benedetta, si Papa dun sa top lane, para makalaya siya, para makaikot siya, then si yung maiiwan na lang si Ribo dun sa lane with the Forza, or tutulungan ba natin si Peko para makaikot siya and posible makasetup gamit ang Raging Sandstorm? Nalito na sila. Mm-hmm. Nalito na, mga kaibigan. Ang 10S Gaming, kung sino ba ang kanilang tatargetin dahil nandito na ang squad ng Bren. Papa, ang una magiging main target dito pero si Upo yan! Inupuhan dito ng mga Feathered Airstrike ni kaibigang Ribo abang si Sebnea ay nawala na. Peko, tumatakbo na din. At nako, nararamdaman mo na ba ang nararamdaman ko, Reptar? Konting-konti lang, Manjin. Mas hyper ka sa akin ngayon pero mukhang gumagana nga ang no-tank lineup dito ng Bren Esports. Feeling ko, alam ko, medyo takot lang ako kasi there are posible magkamali dito ang Bren Esports. Ayoko mag-premature celebration dito. Totoo. So, magsasaya ako pag nakita ko na mapabasag yung bait ng Bren. Pagtapos na. Kumbaga naninigurado ka lang kasi kumbaga sa sabon, yung 99.9, meron pa rin 0.1 chance. Tama yun. Chance is chance. Percent is percent. Oo. Pero let's see kung kaya ba yung magamit ng 10S Gaming Pros Rep kasi, again, ikaw yung nagsabi eh, malilito na ngayon sila kung sino ba yung magiging main target. Sinabi mo na to, it's going to be hard for the squad to even get a pick, mm-hmm, to even get a kill. Wala, mm-hmm, silang ma-initiate ngayon. Parang wala rin silang main source of initiate. Well, kay Peko. Pero kasi yung Khalid, parang hindi yan yung type ng Akai. Hindi yan yung type ng Sylvana na bigla ang initiation. So ngayon, nag-agree ako sa sinabi mo, mm-hmm, na para bang sobrang hirap nito para sa 10S kung makakuha sila ng kill at mukhang ayan pa nga. Ooh, Carl Tizzy, the wonder kid, kailangan niyo tumakbo kasi malapit na dito sila Cho, Sebnea and si Obu yan. Pero hindi sila lalaban, mm-hmm, malapit nga si Carl Tizzy, umiiwas ang 10S Gaming Frost. Oh, 4-0, ladies and gentlemen. Yun na yun. Rep, kung ikaw ang nasa posisyon ngayon ng 10S Gaming Pros, I know na malulungkot ka dahil wala silang makuha talaga. Ang hirap. Nilalagay ko ang sarili ko sa posisyon nila pero talagang talo pa nito yung pag-akit mo ng Mount Everest sa hirap eh. And yung masasabi ko lang sa 10S Gaming Frost, tama yung mga ginagawa, yung mga ganito. They're rotating well enough. Oo. Yung rotation nila nandun. Pero, there's something about sa templa ngayon ng Bren Esports ang hirap. Tingnan mo si Sebnea! Si Sumakasok sa... Lumipat na ng team! Si Sebnea! I belong to the Philippines! Yung teammate mo na yan, team!
Sabi ni Pew dito, teka, sip na yan, lima lang kasi yung pwede. Oo, oh, bawal. Isa eh. Kung pwede lang mag 8 man, eh may 7th man at saka may 6 man pa kami si EJ at si Coco. Sobra-sobra na. Grabe. And there you go, Brand Esports. Pinasabog na ang mga mukha. Mga kaibigan dito ng 10S Gaming Frost. Plus, they will get that free turtle. And it's looking like a one-sided game, Reptar. Ang bilis, ang access ng mga battle spells and yung pagbalik. Actually, hindi pa nga sila namatay, sila few. And sila Lusty, the access to the ultimates, the flickers, man. The double, pull yourself together na nilagay sa Matilda and sa Kaja. Lusty, yung ano niya eh. Yung Divine Judgment niya, naging defensive. Oo. Na maghihintay siya na may pumapasa sa tennis. Yeah. Nalalakin niya kagad. Ang Latigo, mga kaibigan. Maladjego, Latigo. Ito na si Nima, na si Flap DC, ang lapu-lapu. Pero naku, si Sepneya kanina, kapwa! O, ito si Papa! Si Papa! Si Papa! Susubukan ni Papa! Kaya ba? Si Obo yan ata mamamalay dito as Panis! You will try to get him. Carl DC also with a double kill. Ilista nyo na sa karinderya ni Aling Nena. Bren Esports 9-0. Nako, napakahirap na nito kung ikaw talaga ang 10S Kuya Reptar. Oo, pero ang 10S Gaming Frost, tama yung ginagawa nila. Alam nila na babawasan sila. Hindi pa sila nakakakuha ng kills dito. Pero again, the players, the heroes, nagre-respond yan yung Tore, hindi. At least nakaka-split push sila. And this is the lineup again for Bren Esports na nag-excel sila with pick-offs and skirmishes, team fights, ganun. Oo. So magro-rotate sila. So sigurado merong isang lane na may iwan. Oo. Yun yung oras ng 10S Gaming Frost na pwede nila gawin is mag-split push katulad ng ginawa ni Peko dun sa top lane. Yeah, I think doon na lang siguro kumakapit. Oo, kumakapit itong, sila dun. Itong 10S Gaming Frost, which is actually yung naging dilemma nila kanina. Nung kalaban nila yung Alter Ego kanina, parang may palagpa talaga dahil nakakapag-depensa sila, nakakuha sila ng mga team fights. Mm-hmm. Pero ngayon, yung game number 1 nila kanina sa Bren, split push din yung naging puhunan nila. Mm-hmm. Tapos ngayon, parang ganun pa din. And ngayon, talagang chino-choke out ng Bren Esports itong 10S Gaming Frost na parang wala na silang ibang mapuntahan. Rip! Wala nang ibang mapuntahan! Pero nagsisplit push pa rin sila. Sabi nila, wag muna tayo mag-team fight. Binigay na nga yung next turtle dito para sa Bren Esports. And habang yon doon si Katizi na kukuha ng pagong. Si Few naglalaban doon kay Obayan and Shina. Hinahabot na dito siya. Atay, magiging first bet death. Pero mukhang makakatakas. Hindi! Nakapasok si Papa. Nakabasok ng Tori at Tenens Gaming Frost. So tingnan mo, hindi makatakas sa kalaban. Flap Tizi na iwasan. Yung Mountain Shocker lumalapit. Katizi spots out Obayan Shina as well. Nahanap pa ni Katizi with a monster kill. Pero nakita na natin, 10S Gaming Frost lumalaban pa. Pero si Lusty nahuli si Papa gamit ang Divine Judgment. Esports! Masyadong maraming nangyari sa laban na yon, Reptar. Pero masasabi ko lang, lugi ang mga samurai. Kung suntukan lang, sabi ni kaibigang Carl Tizzy. Actually, si Carl Tizzy na spider sense niya rin eh. Oo nga, parang may tao dito. May tao dito. At ganun ang nangyari. Actually, kaya nagiging magulo ang laban kasi naguguluhan na rin dito ang 10S kung sino ba ang kanila magiging main target. Mm-hmm. Bren Esports right now is playing mind games with 10S Gaming Frost na parabang nilalaro na, hindi naman nilalaro eh, parabang nililito na nila ang 10S kung saan pupunta. Tingnan natin saan sila pupunta. 10S Gaming Frost malapit sa Bren Esports. Carl Tizzy, pinufocus yung orange buff. Si Papa lumalaban sa lalim ng Tore. No fight happens. Pero tignan mo, ginagawa ni Peko yung kailangan niya gawin is mag-split push lang. This is what keeps 10S Gaming Frost in the game kasi alam ng Bren Esports as much as kaya nila mag-team up together para makuha ng pick-offs, para matapos yung laban. Yung sacrifice doon is merong mag-split pull sa 10S Gaming Frost. Nataka lang ako na si Peko medyo masyado nag-play safe. Play safe masyado. Kung ako si Peko, basagin mo na yung Tori kahit mapitas ka kasi malayo naman yung lalakarin nila para makabalik doon sa teammates mo eh. Kaso kasi Rinmar, hindi rin naman ganoon katali. Pero mas madali ang sanay mo pagkusok ni double kill, triple kill! Ginawang mga kwek-kwek, mga Maniac! Ang Japan! Carl Tizzy, pinagtutusok-tusok sila! Ginawang fishbone sa kanto! Ego! Savage! Savage Maniac para kay Carl Tizzy! You don't give the Lancelot to Kuya Carl, Kuya Reptar lagi! Napanood na natin ito nung NBA nope. Season 6! Nope. Parang nag-replay lang! Lancelot ng Pinas, Carl Tizzy! Welcome to the World Championship! Savage na kagad!
Sabi ng 10S Gaming dito, oh no, oh no, oh no, 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 no. Nadali sila, pinaparampampampampam sila dito ni Kuya Cartesi. At sinabayan niya sa bayo eh. Sinabayan niya pagtusok eh. Grabe, Cartesi, mga kaibigan. At para bang, parang nilatag yung magic carpet. Nung parang, oh Carl, eto na, hihahain na namin sila sa Lego. Ganun yung ginawa eh. Oh my glob. Ilista nyo na mga kaibigan. Huwag nyo ibigay ang Lancelot sa Pilipinas. I can't believe it nung pinili yung nung napick yung Lancelot ni Cardi. Yung reaction natin eh. kung nakita nyo na po reaction namin ni Kuya Reptar, sabay na sabay kaming, ha? Wala na. Grabe. Nawala sa utak natin na yung Lancelot ay open pa pala. Ang dami nating sinabi eh. Oh. Ang dami nating sinabing heroes, mga Benedetta pa. Oh. Pero may Lancelot pala, Kuya Rip. May Lancelot pala. Lancelot na wala pang deaths. Enemy turret destroyed sa bottom lane, Brand Esports. Magagawa nata nila, matu-zero na nila, 10S Gaming Frost. Here comes the Matic Shocker from 10S. Hindi pa nila mahuli ang mga miyembro ng Brand Esports. Brand, wala nang tore ang 10S. Susubukan niya nila tapusin. Here comes the Feathered Airstrike na Divine Judgment dito si Peko. Isa na wala. Apat na lang naiwan dito sa nasa likod. Si Papa, pero si Papa ang mahuli. Panis, Legendary. Si Cartesi, 13, 0, and 2. Tatlo at na lang ang naiiwan dito. Sevnea, susubukan pa niya. Pero siya pa ang mahuli. Mega kill. Brand Esports, dalawa na lang ang naiiwan dito sa 10S. 9, 8, 7, kinakaptan ko pa talaga, Sina, opo yan, 5, 4, 3, 2, 1, Brand Esports, nanalo sa series 2-0, laban sa 10S Gaming Frost.